forward to round three ng lower bracket. And this is it, yung moment nyo against Team Secret. Before the start of the major, talagang we can say na Team Secret is the best team based on their performance. How was that experience like? Sinong sasagot nun? CEO Pudge naman. Ay, ano ba yan? Ulit ah. Yung experience. Ito si Okay. Dalawa na yung sasagot. Una, may hard una, CEO Pudge. Ah, sige. Pangalit na ba? Sorry. Hindi. Nang ano, nang makakalaban nyo na yung Team Secret, dito ba pumasok yung kaba knowing na ang lakas talaga maglaro ng Team Secret? Or ano yung naging feeling nyo? Feeling ko, nagkaroon din kami ng confident kasi nung pagkanalo namin sa VGA, feel kasi namin na kayang-kaya na lang din namin yung Secret. Pero, syempre, hindi pa rin kami nagkampante kasi yung Secret yung isa sa pinakamalakas na team sa world. Mm-hmm. Yeah, yun lang. Eto, puntahan naman natin si Scam. Tingnan natin kung nakikinig siya, ha? Kasi balita namin, idol mo raw si Nisha. Totoo ba yun? Idol ko siya. So, nung nandoon na nakita mo na, nakalaban mo na, na starstruck ka ba? Or parang tinreat mo ba na, hindi, normal player lang to? O mas may parang gigil na, okay lang, mas maganda laro ko kaysa dito? Normal lang naman sa akin kasi mas okay talaga pag yung kakalaban mo, kahit malakas or hindi, tingnan mo pa rin na normal na player lang sila. Grabe, ang daming ano rin eh, no? Self-control. Kasi ako siguro kung nakita ko yung idol ko, parang medyo hindi ako magiging kasing composed nyo. Pero ito naman, I wanna ask ano, Jonwell and si Japoy. Kasi there's this crucial moment sa game 3. Naka-charge na si Jonwell doon sa troll, kaso biglang na-hex si Jonwell. Kwento nyo yung perspective nyo. Ano yung nangyayari ng moment na yun? Ikaw muna, John. Ako muna. Yung ano doon, kasi dalawang fight yun eh. Si Japoy may sarili siyang laban doon eh. Yeah. Napansin ko kasi, nakikipag 1v1 siya doon sa troll. Tapos wala rin buyback yun. Tapos sabi ko lang na ano, "Uy, patagal ka lang, patagal ka lang. Hanggang sa na-hex na ako." Apo, tut! Napamura na lang ako eh. Kasi pagka ano namin, Ay naman ano, sobrang naka-focus lang ako sa troll kasi alam namin na wala siyang buyback. Tsaka naging kampante din ako nung pagkasabi ni John na matulong siya sa akin, ma-charge siya sa akin. Kasi alam namin pag namatay yung troll, mananalo at mananalo kami sa game na yun eh. Mm-hmm. So kung babalikan ba yung moment na yun, ganun pa rin ba yung gagawin nyo o iibahin nyo? Kacho. Medyo imposible na maulit yung ganong scenario, lalo nangyari na sa amin eh. Pero same mindset kasi kami ng post 5 din eh. Doon kami sa core na gumigera na talaga. Kaya feel ko same pa rin talaga na gagawin. Mas magiging aware lang sa ano. Mm-hmm. Kasi may item na ano nun eh, bagong bilay, di namin alam. Eto, so kung naging successful yung naging strategy nyo na yon sa skirmish na yon, sa tingin nyo ba inyo na yung larong yon? Oo. Tapos na yun. Kaya lang, hindi yun nangyari. Yun lang. Yun lang. Ulit pa eh, no? Alam mo na, ha? Pero interesting, Carla, ha? I like the fact na di ba sabi nila, you learn from your mistakes. Pero ito, kapag daw mapunta sila sa same situation, yun pa rin yung gagawin nila. It only goes to show kung gano'n sila katiwala din dun sa kanilang gameplay and at the same time yung decision making nila, malay nyo lang talaga hindi pumabor sa inyo, na-chambahan din kayo. So next time balitaan nyo kami pag nag-work na, ha? Pag hindi, love nyo na. Pero alam naman nating lahat na kahit anong naging outcome ng match na yon, na-prove nyo na naman na you really belong there and you really made the country proud. Kayo ba, papasok dun sa competition, ine-expect nyo na aabot kayo dun? Nung hindi pa namin alam na hindi makakasama si Natsumi, expect namin at least mag top 4, top 3 kami pag lima kami andun. Nung nalaman namin hindi pwede si Natsumi, hindi namin masyado nang expect na nilaro na lang namin yung makakaya namin.